Here and back again, this is Kapitan Mania, and today mag-a-unbox tayo and also DIY ng Android Car Infotainment System. So, overview ko lang, itong Android na to, ito yung usually nag-range to from 7,000 to 15,000, ha? Imagine 15,000 sa mga nag-i-install nito sa Facebook, but hindi natin sila sisitahin, no? Kasi syempre negosyo yan, kailangan nilang tumuo. But syempre ikaw, kung gusto mo makatipid sa murang halaga, hindi mo kayang gumastos ng mag-shell out ng 15,000 pesos, eh pwedeng ikaw na yung magkabit nito. Madali lang naman, ipapakita ko sa inyo. So ito, tong unit na to, ha, this unit alone is only 3,800 pesos. So kung saan nyo pwedeng bilhin, nasa description po, naka-paste naman po doon, and then click nyo na lang po. So let's go. So ito na, buksan na natin. So ang in-order ko is 9 inch, no, para sa Suzuki Celerio. So depende yan sa kotse nyo, kung anong available na panel. So check nyo sa Lazada or sa Shopee kung may panel para sa Celerio. Sa kotse nyo, for example, ito ang panel ng kotse ko. So 9 inch lang siya. So ang pwede kong ikabit is 9 inch. So kung gusto nyo bumili ng panel, search nyo lang sa Shopee or Lazada. Type nyo yung kotse nyo. Kunyari, Mirage stereo panel, so lalabas yun. Honda City stereo panel, so lalabas yun. Celerio stereo panel, so lalabas yun. So ito, ang maximum na nakita ko sa kotse ko, na para sa kotse ko, ay 9 inch. So this is 9 inch. So ang ordering kong Android unit is 9 inch lang. Kasi kung 10 inch ang ordering ko, hindi siya siguro kakasya dito, no? Kasi sakto lang para sa panel. So hiwalay ito, ha, you need separate panel, hindi nyo pwede gamitin yung panel ng kotse nyo. So search nyo na lang sa Shopee or Lazada. So unang laman ng Android unit is this RCA. Kung gusto nyo ito, I think para to sa TV Plus yan. Tsaka dito nyo ikakabit ang audio nyo. Ayan, audio out, audio in. Sa speakers. Another RCA. Wala, nagkakamali. And then, ito power. So guys, hindi siya plug and play. No? Mamaya ipapakita ko sa inyo yung plug and play harness. So sa ngayon kasi, as I make this video, hindi pa dumadating yung harness ko. But ngayon, darating mamaya-maya. And i-video ko na rin. So, ito yung power na ikakabit nyo sa kotse nyo. Mag-i-splice kayo, no? But may nabibili naman plug and play sa mga hindi masyado marunong sa electrical or takot gumalaw ng kuryente. Don't worry, may nabibiling ganito, no? Sisend ko na lang siguro sa description kung saan pwedeng bumili. Message nyo lang yung seller. Kunyari, kotse nyo, Mirage po, plug and play harness for Mirage, sabihin yung ganun. So ito, but yung kasama niya, hindi siya plug and play. So you need to cut, splice, and kabit doon sa stereo. But ako, hindi naman ako magaling sa electrical, and takot rin akong magkabit. So bumili na lang ako ng plug and play. Mamaya papakita ko sa inyo ang plug and play harness. Madali lang yan. Another one is GPS. So itong Android unit na to, nakahiwalay ang GPS, no? Ito yung ilalagay natin sa labas. Baka na, yung cellphone, kasi baka nasanay kayo sa cellphone or sa smartwatch nyo na ang GPS ay built-in na dito, built-in na sa mga cellphone, but ito hindi, ayan, nakahiwalay, but ikakabit naman natin. So ito, nakalabas ito sa may headboard lang ata. Sa may headboard lang naman to. So another one is bracket. Ayan. Ito bracket ang laman. Ayan. So hindi natin alam kung magagamit pa natin ito.
but may kasamang bracket. So mamaya tingnan natin kung kakailanganin pa natin tong bracket. And syempre USB. No, kunyari, meron kayong CD. Gusto niyo pa rin gumamit ng CD, pwede kayong gumamit ng USB CD-ROM drive, no? Or meron kayong USB dito, gusto niyo manood ng pelikula, yan, or music. Yan, so ito. And then may mga kasamang apat na tornilyo, I think para yan dito. And then ito na, the Android unit itself. So maganda yung ito yung uso ngayon, hindi ko alam kung anong tawag dito eh, no? Mas maganda sa bubble wrap. So the Android unit itself, and tabayin natin itong box. Manual. Ayan. So, may manual siya. Wow. Ano siya, guys? Naka ano pa, o may support pa. So, guys, itong model na to, ang mga nakikita nyo sa Facebook ads. No? Although, negosyo naman yun, syempre, no, hindi natin pwede silang sitahin. Syempre, tutubo naman sila. May bayad ang Facebook ads. May bayad ang installation. But, syempre, yung iba kasi, sobrang managa. Like, mayroong isang seller na ang singil ay almost 16,000, no? Nag-message ako sa kanila, almost 16,000. So, medyo taga, no? Medyo mahal. So, eto, mag-DIY ako, no? So, nang nag-search ako sa Lazada, eh, mura lang naman pala yung unit na kinakabit nila. Yung almost 16,000 pesos na unit nila. 2 gig rin, 2 gig RAM and 32 gig memory, eh, ano lang. Ito rin yung same unit na kinakabit nila, eh, 16,000 pesos. No, kasama yung backup up. Oh, nakalimutan ko, itong binili ko, risk nyo nga pala to, pag bibili kayo sa Lazada, risk nyo na hindi ma-receive ang extra backup cam. Ito, hindi ko na-receive yung backup cam, hindi ko siya na-receive, but nung sinerch ko naman sa Lazada, ang cost lang naman nun is 250 to 350. So ngayon ikakabit natin ito na walang backup cam. So okay lang naman, kasi maliit lang naman yung kotse ko, hatchback lang naman ang sasakyan ko, and I don't think na necessarily or necessity kailangan ko yung backup cam. Hindi ko naman kailangan, and 6 years na akong nagda-drive, hindi ko naman siya ganun kakailangan. So anyway, this is the Android unit itself, no? So dito, hindi pa natin tatanggalin tong plastic. So this is the reset button, siguro pag nag-hang yung unit nyo. And mic, power, home, back button, volume up and volume down. So it is made of plastic sa likod, no? Plastic, but durable plastic naman. Hindi naman, ayan, mukha naman siyang durable plastic. And then, ang screen natin, capacitive naman to, hindi na uso ang resistive. So, sa likod, ito yung kabitan ng mga, ayan, tong radio. Dito natin ikakabit yung USB. And I think this is the power, kung yung nagkakamali, no? But, antayin natin yung plug and play. And dito mo ikakabit yung GPS. Ayan. Ayan, nakikita nyo. GPS. Ayan. This is where we will put the GPS. Okay? So, let's antayin natin yung power harness na lang ang kulang ko. And then, start na tayo magkabit. So, guys, ngayon ikakabit na natin itong ano. Itong, ito na siya. Ayan. Itong head unit natin. So, kinabit ko na siya dito sa panel na nabili natin sa Shopee. So gumawala siyang kasamang tornilyo, but nilagyan ko siya. So isa, dalawa, tatlo. Tatlo lang magkakaiba yan. So ito iba. Hanap lang kayo ng mga tornilyo sa bahay. So ang ginamit ko dito is from galing sa motherboard ko, no? Tornilyo ng motherboard ko yung mga sobra-sobra. So nilagyan ko lang ng tatlo. Sapat na. Para baklasin nyo to, kailangan nyo ng panel removal tool or pry tool. At kung wala kayong pry tool, pwede nyo gamitan to ng card, no? Yung like sa ATM. Pero dapat yung makapal na PVC card. Kasi kung manipis, hindi nyo may aangat. So, kailangan nyo tong dalawang tool na to.
Ililink ko na lang, isend nasa ipo-post ko sa description yung link kung saan mabibili nito. Pero maski hindi kayo bumili nito, pwede niyo gamitan ng card. Pero mas maganda kasi ito gamitin niyo. So ito, naiangat ko na ito kanina, no? Kasi pinag-aaralan ko paano tanggalin. But i-demo ko sa inyo kung anong paano ko ginawa. So una, nilagay ko to. Itong maliit na to, pinasok ko dito. Ayan. Pagkapasok ko nung maliit na yun, ginamit ko tong tool na to para angatin banda rito. See? Ayan. So, naiangat na siya. So, pag naiangat na yan, so, angat na yan, guys. So, angat na yan. Dahan-dahan natin. So, manipis lang ito, ha? Dahan-dahan. Ayan. So, naitanggal na natanggal na natin, no? Yun. Yun. Oops. May hindi maganda tanong. Yun. So, natanggal na. So, ito yung pinaka-panel, no? Ayan. So, ang gagawin natin is tanggalin itong dalawang tornilyo na to, no? Ayan. One down. So, ito is para sa aircon, no? Panel para sa aircon. So, ayan. So, pwede na natin siya tanggalin siguro. Ayan. So, ayun ang so, ito yung hazard tatanggalin natin. Ayan. So, ito na yung aircon ko. So, tatanggalin natin ito kasi kakabit natin dun sa panel. Ayan. So, kailangan natin ito ikabit dun sa panel. Itong aircon duct. Ayan. So, natanggal na natin. And then, tatanggalin natin itong hazard. Ayan. So, lumabas na yung hazard. So, itong hazard na to, lilipat natin dito sa lipat natin dito sa ano na to, dito sa panel na to. Then yung aircon kabit natin mamaya, punasan ko lang para malinis. So after natin matanggal tong aircon, no, meron pa siyang screw sa loob. Ayan, so tatanggalin natin yung dalawang yan para mahatak natin tong stereo. So, yun, natanggal na natin yung screw, no? Hindi ko na na-play, hindi ko na napakita. Pero, yung pagtanggal lang naman, hindi ko napakita. Kasi madilim sa loob. And, mahirap. So, ito. After nyan, hatakin nyo na lang to. Yan na siya. So, patay natin yung makina para walang kuryente. Yun. So, natanggal na natin. Yay! Natanggal na natin ang stereo natin. Goodbye, stereo. So, pinagsilbihan mo ko ng 6 na taon sa mga mahabang biyahe ko. Thank you. So, yan na yung lamang loob ng ating panel, guys. So, ito na yung dumating kanina, no? So, kanina dumating na tong ano bang tawag dito? Plug and play harness. So, ilalagay ko sa description kung saan ko ito nabili. Message na lang yung seller. Message na lang yung seller kung ano ang unit nyo. Kung Mirage kayo. Oops. Kung Honda City kayo. Message ko anong year ng model nyo. Meron lahat ng kotse, meron silang plug and play harness. So, I assume ito dito yan, no? So, kabit na natin, guys. Excited na ako, eh. So, dalawa lang ang tinanggal natin sa stereo, no? So, assuming ito yung sa antenna and ito yung power. Kabit na natin itong power. So, plug and play. Tsaka hindi pa natin natetest kung gumagana yung ay teka, dapat nakasarado yung makina. Yan. So,
So nakabit na natin, no? This is it, guys. Test na natin kung gumagana yung Android unit natin. Malay mo, sira, hindi gumagana. Yes! Woo! Guys, ang ganda. Oh, Android 11. Wow! Ayan. So, mamaya test natin to. At least, nakita na natin na gumagana, no? So, ang next natin gawin is ikabit yung GPS, no? And linisin muna natin yung loob. So, dito natin padadaanin yung, ano, yung GPS wire. Papunta ron, papalabas dun. No? Sige, tingnan natin kung kaya natin ma-video. Tada! Napadaan na ang GPS. So, yan na guys, yung GPS. Ikakabit na natin doon. Pero hindi pa tayo tapos dyan. Ikakabit din natin yung USB OTG. Kung gusto nyong gumamit ng USB or gumamit ng CD player, no? So, ito na lang. Yan. Ready na ang OTG. OTG natin. So, dun na ba nalagay natin, no? Gamitin lahat natin yung so, na yung isa. Gamitin natin lahat yung nasa package. Then, guys, ito yung sa TV Plus. Nakasama na to dun sa Android na sa package. Although, ikabit natin pa rin dito. No, kabit na lang natin, see? Para nakaabang na siya, no? Kung gusto kong mag TV Plus in the near future, baka mawala pati, no? Kabit ko na lang. So, kabit ko na siya dito. So, yeah, may kasama rin siyang pang TV Plus. Kabit ko na lang siya dyan. So, kabit na rin natin yung GPS. Naka-play ba? Nakakabit na yung GPS. And then, patayin muna natin ang kuryente. Hindi tayo makuryente. Itong USB. So, ano naman yan eh. Hindi kayo mahirapan. Kung hindi kasha dun sa saksakan na yun, hindi siya para dun. So, okay na. Nakaabang na lahat. Ibabalik na natin. There, guys! It's done! Mag-aircon na tayo. Oha. Ibabalik na natin yung aircon. Check. Okay, may aircon. Ibabalik na natin yung mga tornilyo. So, ito lang naman. Dalawa lang naman. Nasa. Okay, guys. Ganun lang, no? Napakadali. Yan na. Secure na siya. Ang last, itong panel. Balita ko, mahal daw to sa kasa. Pag naputol niya, sa kasa lang tayo makakabili. Yun, guys! Perfect! Test natin. So, home. Ayan na siya, guys. Kita nyo ba? Oh, what's this?
settings. Ayan, so makikita nyo yung complete specs, no? So 2GB plus 32GB, 2GB yung RAM niya, 32GB yung storage, and naka Android 11 na siya. So sa murang halaga, guys, murang-mura lang, less than 4,000 pesos yung mga 8,000, 10,000, and yung pinakamahal is 15,000. Kayang-kaya nyong ikabit sa sarili nyong sasakyan sa halagang less than 4,000. So yan na, guys. So satisfied naman ako. Dalagyan na lang natin to mamaya ng Waze, no? May Play Store naman siguro to, meron nga ba? Ayan, may Play Store, lalagyan natin yan ng Waze mamaya. So that's it, guys. So napaganda, very satisfied ako dito sa unit na to, no? Hindi tayo gumastos ng 8,000, hindi tayo gumastos ng 15,000, gumastos lang tayo ng 4,000 pesos. Yun lang nagastos natin. But disclaimer lang, hindi tayo against sa mga seller. Kasi negosyo yan, syempre kailangan nilang tumubo. Pero kasi yung iba kasi sobra talaga. Sobra yung taga nila, no? Imagine mo, nakuha lang natin to ng 3,800. Then ibebenta nila ng 15,000. Then medyo ano naman tayo doon, no? Medyo taga naman yung ganun. Siguro reasonable naman siguro yung 8,000 pesos ng mga naniningil, no? Kasi ikakabit pa nila yung unit mo, and then nagbayad sila ng Facebook ads, and kung may pwesto pa sila, bayad sa pwesto, syempre pati sa tauhan. So I think reasonable na doble. Kaya naman talaga dapat doble. Kunyari, ang bili mo, nagtitinda ka kunyari ng damit, ang kuha mo sa divisoria is 50, benta mo ng 100, di ba? But yung sobra-sobra sa doble, huwag ibang usapan na yun. So, pero hindi natin babangkating kung sino yun. Pero I know most of you alam niyo naman na kung sino siguro yung nagbebenta ng ganong kalaking presyo. So anyway, hanggang dito na lang ako. Ayan, so kayang-kaya nyo na yan gawin. So magpapaalam na si Kakabitan. If you like this video, hit the like button and subscribe, okay? So kita-kits tayo sa susunod. Bye-bye!